Hello everyone, welcome back to my 5-minute word of truth. And what I'm gonna share to you today is about shipwrecked. Sounds discouraging, pero I hope this will be an encouragement for you because it was for me. So, parang calamity, but I tell you, it's a blessing. So when we say shipwrecked, it means we're gonna lose some ship along the way. Maybe friendships or relationships or dadaan ka sa matinding hardships. But when you're shipwrecked, I tell you, God is still God. God is faithful. So, I got this word from the Lord, from the book of Acts, chapter 27, where it says, take heart, you're not gonna lose your life, but you're gonna lose the ship. So, ito yung time na mag-travel si Apostle Paul, one of my favorite So, travel si Apostle Paul from Jerusalem to Rome. So, ang problema naman dito, napakalakas ng storm. May isang malakas na storm. While they are traveling, while they are on the ship together with the other prisoners. Kasi in Jerusalem, so dahil sobrang passionate siya sa pag-share ng Word of God, gusto nilang ipapatay, so ipinakulong siya. Pero etong si Paul, na-realize niya na parang hindi siya mabibigyan ng justice or hindi siya mabibigyan ng right trial kapag dun siya hinusgahan. So, kailangan niya mag-appeal kay Caesar, which is sa Rome. And tinake niya yung opportunity niya bilang isang Roman citizen. So, magta-travel siya papuntang kay Caesar to appeal for his trial. And habang nag-journey sila, may malakas na storm. Sa mga upper verses sa Acts, sinabi na niya dun sa captain, sinabi na niya dun sa mga kasama, huwag na lang nila ituloy. Pero itinuloy pa rin nila, and so they faced a great storm. At wala silang magagawa to, kundi to run the ship aground. Ibig sabihin, kailangan nilang huminto at magkakaroon ng total ship. So, kapag nag-push through ka sa storm, you'll be shipwrecked. But God is a way maker na kahit nasira na yung relationship mo, kahit magulo yung family mo, the promise of God is always a yes and amen. Kahit nag-iba yung way, kahit nag-iba yung daan, kahit nawalan ka ng sinasakyan, kahit hindi mo na alam kung paano ka makakarating dun sa pangarap mo, kung paano mo ma-reach yung destination, kung paano mo maaabot yung dreams mo, kahit nag-iba yung way, yun pa rin yung pangako ng Lord sa buhay. Hindi nagbabago yung ending. Hindi nagbabago yung destination, yung naghihintay sa'yo, to the promises that awaits you. Hindi nagbabago yun. Maaring nagbago yung way because our thoughts are not His thoughts. Our ways are not His ways. His ways are higher. So, maaring may times na, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, you'll be shipwrecked. You will lose some ships. But ang mahalaga po, God is with you. He will never leave you nor forsake you. At yun yung pangako ng Diyos na mapapanghawakan mo kung ganun ang depression. Because God is still God and God. At malalaman natin na we only need Him kapag nawala na lahat. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word. We thank you, Father, sa mga detours, Lord God, sa mga shipwrecks, Lord God,
we can say now, Lord, na bagamat may mga ships ka, Lord God, na sinira, inalis sa aming buhay, Panginoon, but your word will still remain, your promises are being kept, Lord God, at alam namin, Father God, na you will never leave us, Lord. And salamat, Panginoon, for we are shipwrecked, but we are still breathing. We are shipwrecked, but we can still praise and serve you, Lord. Salamat, Panginoon. Kaya mo, Lord, na patuloy kami lumakad according to your ways, Lord God, no matter what the cost. In Jesus' name, we pray.